Hihingin niyo ang Panginoon, dakilain ang kanyang ngalan. Purihin sa awitan at papurihan magpakailanman. Purihin sa awitan at papurihan magpakailanman. Tayo'y nagkakatipon sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pag-ipag-isa ng Banal na Espiritu, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Maligayang pagdalo sa ating banal na pagdiriwang, mga kapatid, at kasama ng ating mga intensyon, ipanalangin din natin ang mga naapektuhan ng Bagyong Christine. Atin ngayong ihanda ang ating sarili para sa ating banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluk ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayong makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong lagi naming matapat na sundin ang loob mo upang kami wagas ng mga paglingkod sa iyo. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, ako'y naninikluhod sa Ama na siyang pinagtutularan ng pagkaama sa bawat sambahayan sa langit at sa lupa. Hinihiling ko, ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan, na palakasin niya ang inyong buhay espiritual sa pamamagitan ng kanyang espiritu. Naway manahan si Kristo sa inyong puso sa pamamagitan ng inyong pananalig sa Kanya upang sa inyong pag-uugat at pagiging matatag sa pag-ibig, maunawaan ninyo kasama ng mga hinirang kung gaano kadakila ang pag-ibig ni Kristo. At naway makilala ninyo ang tingkalang pag-ibig na ito upang mapuspos kayo ng kapuspusan ng Diyos. Sa Diyos na makagagawa ng higit kaysa lahat ng maaari nating hilingin at isipin sa pamagitan ng Kanyang kapangyarihang naghahari sa atin. Sumakanya ang kapurihan sa pamamagitan ng simbahan at ni Kristo Hesus magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupaay lubos. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupaay lubos. Lahat ng matuwid dapat na magsaya dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila. Kayong masunuri, magpuri sa Kanya. Ang Diyos na Panginoon ay pasalamatan. Tugtugin ang alpat, awit ay saliwan. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupaay lubos. Panginoon tapat sa Kanyang salita at maaasahan ang Kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat. Ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupaay lubos. Ngunit ang mga panukala ng Diyos ay mamalagit walang pagkatapos.
Mapalad ang bansang ang Panginoon ang Diyos. Mapalad ang bayang kanyang ibinukod. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Ang may takot sa Diyos ay nagtitiwala. Sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay. Kahit magtagutom sila'y binubuhay. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Tanay aking tatalikdan upang si Kristo'y makamtan bilang tanging pakinabang. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa at sanay na pagningas na ito. May isang binyag pa na dapat kong tanggapin at nababagabag ako hanggat hindi natutupad ito. Akala ba ninyo'y pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan, kundi pagkakabahabahagi. Mula ngayon, ang 5 katao sa isang sambahayan ay mababahagi. 3 laban sa 2 at 2 laban sa 3. Maglalaban-laban ang ama at ang anak na lalaki, ang ina at ang anak na babae, at gayon din ang biyenang babae at ang manugang na babae. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Yeso Kristo. Magsipo muna po ang lahat. Magandang tanghali sa inyong lahat, mga kapatid. Magandang tanghali po, Father. Palakpakan natin ang Panginoon. Ang Panginoon, ang Diyos at prinsipe ng kapayapaan. Ang pakahulugan lamang ng kanyang mensahe sa ating ebanghelyo ngayon ay kung tayo ay susunod sa kanyang yapak, mananatili sa kanya, maaari at marami tayong makakagalit dahil may mga tao na ayaw sundin ang mga utos ng Panginoon. Kumbaga, lagi naman po, di ba? Araw-araw, lagi tayong merong choices. Dalawa. Kanina lang umaga. Babangon na ba ako o hindi? Pwede pa bang 30 minutes pa? Pwede pang 15 minutes? Mag-alarm? Papatayin lang yung alarm clock? Hihiga. It's a choice. Kung babangon o hindi, nandun yung pagtatalo ng ating dibdib. Pero pag sinabi natin, hindi, babangon ako. Babangon tayo. Magsisimba o hindi? Choices. Dalawa. O gagawa ng mabuti o hindi? Makikipagkasundo sa kaibigan o hindi? Susundin ang magulang o hindi? Laging two choices. Dalawa. At ganun din sa pagsunod sa ating Panginoong Hesukristo. Hindi nangangahulugan na kapag sumunod tayo sa yapak ng ating Panginoon, walang sasalungat sa atin. Kahit yung ating sarili, minsan sumasalungat. Oops, ano ba ang gusto ng Panginoon? Yun ba
ang susundin ko? Kumbaga, pinapaalalahanan tayo. At ang nakakatuwa, kapag pinili natin palagi ang Panginoong Hesukristo, hindi tayo maliligaw. Kasi sinambit niya, John 14:6, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, walang makapupunta sa Ama kundi sa pamagitan ko. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Hiwalay sa ating Panginoong Hesukristo, kamatayan, pagkabagot, kawalan ng kahulugan. So, kung may kalaban ang Panginoong Hesukristo, kanino tayo kakampi? Ang Panginoon ay nagwagi na po laban sa kamatayan, laban sa kasalanan, at anumang nagpapahirap sa tao. Kumbaga, sa kanyang pangalawang pagdating, kanyang ibibigay ang paghuhusga, pagbibigay ng final judgment. Sana abutan niya tayo na siya ang ating pinipili araw-araw. Kaya nga kahit tayo ay usigin, it is okay as long as we are on the side of God. Pag tayo ay may mga pagsubok dahil hiwalay tayo sa Diyos, dahil sa kasalanan, hindi po yun pagsubok. Consequence lamang po yun. Resulta lamang po ng mali nating ginawa. Halimbawa po, natulog tayo. Sige, tulog pa. Ano mangyari? Sasakit ang ulo. Nasobrahan sa tulog eh. Amen? Yun po yun. Hindi po, kala natin magiging masaya tayo pag tulog ng tulog. Magiging, kumbaga, tatamarin na sa lahat ng bagay. Wala po. O kahit anong bisyo, di ba? Hindi pwedeng magkaroon ng bisyo at the same time, we expect good health sa ating sarili. Hindi po, we choose one. Maging healthy o hindi. Kaya nga, kung ang ating pagsunod sa ating Panginoong Hesukristo, upo, susundin natin siya kasi nagpakita siya ng tunay na pagmamahal sa atin. Nagbigay siya ng kanyang sarili upang ibigay ang balita ng kaligtasan. Iisa ang layunin ng Panginoong Hesukristo, kaligtasan para sa bawat isa sa atin. Gayun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya niya ipinadala ang kanyang bugtong na anak, na kung sino man ang sumampalataya sa kanya, ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sino naman po yung galit na galit sa kanya? E di natural, yung may sungay, yung laging nanunukso sa atin, huwag ka na magdasal, huwag ka na sumunod dyan, gawin mo na yung gusto mo. Aba, may mga tao na sumusunod nga sa panunukso ng diablo, nung may sungay. Nakita ba nila ang kasiyahan na inahanap? Never. Hinding-hindi po. Na bandang huli, umiiyak, nagsasabi, walang saysay, walang kahulugan ang naging buhay ko, Father. At ang aming sagot bilang pare, matatagpuan ba natin ang kasiyahan hiwalay sa Diyos? Hindi po. God is the source of all that is good. Siya po ang bukal ng lahat ng mabubuting bagay. Hiwalay sa Kanya, hindi po natin matatagpuan yung kasiyahan na ating inahanap. Kaya nga po, kung may mga pag-uusik dahil sa ating pananalig, it's okay. Okay lang po yun. Kasi nasa biyaya tayo at kakampi ng Diyos. Pero kung hiwalay tayo sa Panginoon at medyo may pain and sorrow and suffering sa atin, panawagan po yun sa atin. Itutuloy mo ba yan? Ibibigay mo ba ang buhay mo sa hindi tama? O babaguhin natin ang ating pamumuhay susunod sa yapak ng ating Panginoong Hesukristo? Kaya nga sa loob lang ng pamamahay, meron ng pagtatalo. Susundin ba natin ang mga utos, panuntunan ng Panginoong Hesus o hindi? Ipagmamalaki ba natin siya? Magiging mabuti kaya tayong witness o saksi? Ipapakita ba natin yung ating pananampalataya? For as long
as we stand our ground, tumatayo tayo sa paninindigan, sa pagsunod sa Poong Nazareno, nasa napakabuti tayong landas. Isipin natin ang sinabi ng Panginoon, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamagitan ko. Kaya nga po sana, kahit may mga pagsubok, di tayo matitinag, kundi ipagdadasal pa natin yung mga kumakalaban sa ating Panginoon o kumbaga ayaw isabuhay ang mga panuntunan ng Panginoon. Mga kapatid, huwag po tayong mag-alala. Napagtagumpayan na po ng ating Panginoong Jesucristo ang kamatayan, ang kasalanan at anumang nagpapahirap sa ating tao. Kumampi tayo sa Kanya. Bakit tayo kakampi sa talunan? Why settle for less? Bakit natin ibibigay ang ating sarili sa ikapapahamak natin? Bakit hindi natin pagtiwalaan ang Diyos na nag-alay ng kanyang buhay, nagbibigay ng pag-asa, at nag-alay mismo ng kanyang sarili para sa kaligtasan ng bawat isa sa atin? Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, maaaring dumating sa atin ang pagsubok at mga suliranin. Subalit bunga ng ating buong pagtitiwala sa kalooban ng Diyos Ama, patuloy tayong nananalig na hindi siya magkukulang sa kanyang pangako. Gawin mong karapat-dapat ang aming buhay sa iyo, O Panginoon. Gawin mong karapat-dapat ang aming buhay sa iyo, O Panginoon. Ang mga pinuno ng simbahan na hayagang inuusig, naway mabigyan ng tapang at lakas upang manatili sa kanilang pananampalataya, manalangin tayo. Gawin mong karapat-dapat ang aming buhay sa iyo, O Panginoon. Ang mga magulang naway magkaroon ng lakas at tapang na patnubayan ang kanilang mga anak sa pamamaraan ng pananampalataya at Kristiyanong pamumuhay, manalangin tayo. Gawin mong karapat-dapat ang aming buhay sa iyo, O Panginoon. Ang mga pamilya at mga komunidad na pinaghihiwalay ng pagkakaiba ng relihiyon, naway matagpuan ang katotohanan at magpakita ng paggalang sa isa't isa, manalangin tayo. Gawin mong karapat-dapat ang aming buhay sa iyo, O Panginoon. Ang mga may sakit, mga matatanda, at mga may kapansanan, naway tumanggap ng pag-ibig at pagkalinga mula sa kanilang mga kapamilya at kaibigan, manalangin tayo. Gawin mong karapat-dapat ang aming buhay sa iyo, O Panginoon. Yung mga namayapa, naway maging maligaya magpakailanman sa kaharian ng Ama, manalangin tayo. Gawin mong karapat-dapat ang aming buhay sa iyo, O Panginoon. Ama naming Diyos, ipinadala mo ang iyong anak upang tulungan kami sa aming mga paghihirap. Kalingain mo kami sa aming mga sakit at bigyang lakas kami upang lagi makatugon ng may pananalig sa iyong salita. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Tu
na mula sa'yo muling ihain sa kabutihan mo. Kunin at tanggapin alay sa'yo. Pasasalamat ng puso. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugda ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manalangin tayo. Ama naming lumikha, ipagkalubong ikaw ay aming kusang mapaglingkuran sa paghahain namin ng mga alay na iyong bigay upang kami dalisayin ng iyong pagmamahal sa paglilingkod namin ngayong ginaganap ang banal na pagdiriwang sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunayng marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaang sayo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin ng banal ang makalob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kaming minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at tugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang isimbahang laganap sa buong digdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling magbubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahalabring Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa digdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak
na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa pamagitan ng binyag, tayo'y naging mga anak ng Diyos. Bilang isang pamilya, tayo tumawag sa ating iisang Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ating ibigay ang kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Mga kapatid, narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang anak ng Diyos na nagkatawang tao, nag-alay ng kanyang buhay para sa bawat isa sa atin. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng makasalanan sa libutan, papapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Para po sa lahat ang tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay ministers. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Jesus, meek and humble of heart, hear me, deliver me, O Jesus, from the desire of being esteemed, from the desire of being loved, from the desire of being extolled, deliver me. Jesus.
Jesus, meek and humble of heart, hear me, deliver me, O Jesus, from the desire of being on earth, from the desire of being praised, from the desire of being preferred to others, deliver me, Jesus, meek and humble of heart, hear me, deliver me, O Jesus, from the desire of being consulted, from the desire of being approved, from the fear of being humiliated, deliver me, Jesus, Jesus, meek and humble of heart, hear me, deliver me, O Jesus. Announcement, available na po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari na po kayong kumuha. Maaari na po kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan po ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap dito sa ating simbahan. Mga paalala po sa mga nagsisimba, pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna po sa inyong mga lugar. At tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mong sa aming banal na pakikinabang, kami ngayon ay iyong matulungan at mahubog para mamuhay sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo kasama ng inyong mamahal sa buhay ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo.
Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin. Inipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluwalhati ka namin.